Sino kaya yung grupong yun? Di kaya bumalik pa yung mga yun dito? Isa pa, bakit naman ginawa nila kay Doktora Audrey yun? Ano pa binabalak nila? Pare-parehas natin hindi alam. Pero sigurado ako, hindi yung kayang gawin ng isang tao kung wala siyang matinding galit. Sana lang hindi pa huli ang lahat. Sana maligtas pa natin si Doktora Audrey. Para mabigyan natin ng ustisa yung kahayupang ginawa sa kanya. Sigurado ba kayo na si Audrey yun? Ilalag ko yung kamay na anak ko! Nakasuot pa yung singsing na binigay namin sa birthday niya! Pa? Ma? Lia! Happy birthday! Especially after natapos mo yung medical exams. Yes. Naku, anak! Thank you, Pucho. Ate, sobrang proud na proud ako sa'yo, no ba? Naku, mas proud ako dahil soon, meron akong kapatid na Kathy. Siyempre naman! Ipatanggit mo ng oy, oy, oy! Pero mas okay sana kung tatlo ang doktor ko. Pero... Maganda naman yung pinili ni Lia na sundan yung yapak ng kanyang lolo at ang iyong tiyo. Oy, 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 oy. I am proud of her. I am proud of our daughters! Yes! Ay, may surprise pa ako. Ayun! Ayun! Ay, 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 ay. Meron pa kami regalo sa'yo, ano? Oh my gosh! Ay, ayan! Mama, sabi na kayo mo. Ay, nako! Basta. Ano to? Abala pa. Oh, deserve it. Thank you. Thank you. Thank you. Gusto mo? Nagustuhan mo? Bakit ako wala? Ah! Deserve it. Oh, yeah. Love you. Anong nalaman nyo? Sir, may nakita kami mga armadong lalaki sa bahay ni Fernando. Bantay sarado rin ang lugar, sir. Walang kasing hayop ang gumawa niya kay Doktora Audrey. Hindi nagdalawang isip si Doktora Audrey. Natulungan at gamutin niya ang mga sugat ng kasamahan natin. Tapos ito ang mangyari sa kanya. Walang puso niyang Enrique Vera na yan. Malamang sineset up niya ako sa mga pulis. Sige, bumalik na kayo sa posisyon niyo. Yes, senyor. Madinig ka rin pala, attorney. Akala mo siguro maiisahan mo ako? Tadura, kinalalaman ka ba tungkol kay Enrique Vera? Hindi kami magkakilala. Pero yung anak niyang si Lara, kilalang kilala ko. Kasabwat sila ni Lito sa mga drug transactions. Ang pagkakaalam ko, matagal lang nasa drug industry ang pamilya Vera. Pero hindi dyan nagtatapos ang mga illegal nilang negosyo. Kilala rin ang pamilya Vera sa human trafficking. Marami silang koneksyon sa pag-aangkat ng mga armas. Napaka-demonyo talaga yung Enrique Vera na yan. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. Sana buhay pa si Doktora Audrey. Enrique Vera, Cardo. Hindi kaya mga tao niya yung manakalaban natin doon sa mansyon ni Lito. Wala si Lito dito! Hindi
ko kilala mga to. Tauwang kami ni Sister Vera. Tama ka. Maaaring isang tao lang tinutukoy natin. Lola, kumain na po tayo. Sige na, Yoli. Wala akong gana eh. Bakit po, Lola? Naku, Yoli. Hindi maalis-alis sa isip ko si Cardo na paano na kaya siya. Anong nangyayari sa kanya? Lola, kausap niyo lang po si Cardo nung isang araw, di po ba? Oo, Yoli. Pero mula noon, hindi ko na siya nakausap ulit. Eh, hindi naman ako mapapakali kung hindi ko siya makausap at malaman na paano na siya. Eh, Lola, tawagan niyo po kaya ulit. Tawagan niyo na po. Eh, kanina pa nga ako tawag ng tawag. O sige, sige, ulitin ang tawag. Ayan, Cardo. Ring lang ng ring, walang sumasagot. Kanya niyan kanina pa. Lola, baka tama po yung kutob ninyo, ah. Ako, Yoli. Hindi ako talaga mapalagay hanggang hindi ko makausap si Cardo. Anong ugnayan mo kay Vera? Bakit niya gustong saktan si Audrey? Napilitan akong tanggapin ang trabahong inaalok niya sa akin. Kailangan niya ng abogado na maglilinis ng pangalan niya at mag-aayos sa mga kaso niya. Pinili kita dahil nabalitaan kong napakagaling mong abogado at kaya mong ipanalo ang mga kaso ko. Drug trafficking, human trafficking, money laundering, murder. I'm sorry I cannot help you with any of your problems. Heto, 50 million pesos. Pero hindi kinaya ng konsensya ko yung mga ginagawa niyang illegal. Kaya nag-resign ako bilang abogado niya. Bibitaw na ako bilang abogado niya. Ako lang ang magsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at lumabas sa organisasyon ko. 200 milyong piso. Sa'yo muna ang mga perang to. Itago mo muna hanggang sa kunin ko ulit. Ang gusto ko, putulin lahat ng ugnayan ko sa'yo. And my decision is final. Sabi niya sa akin na walang nakakalabas sa organisasyon niya. Kaya alam ko na ito ang ganti niya sa akin. Hinding-hindi mo ko maihisahan, Fernando. Kahit isang batalyon pa magbantay sa'yo.